Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo, mga ka-KG. Yes, ito po ang ating Kenosis Gospel Reflections, transforming lives and enriching our souls. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang isa sa mga sumulat ng mabuting balita, si San Marcos. At syempre, ang mabuting balita ay ayon din sa kanyang sinulat mula sa Kabanata 16, mga talata 15 hanggang 20. Si Jesus sinugo ang kanyang mga alagad sa mundo at sinabi niya, binyagan niyo sila at ang sino mang naniniwala sa binyag at tumatanggap nito ay maliligtas. Samantala, ang hindi tumatanggap nito ay mapapahamak. At anong palatandaan na sumasa inyo ang Diyos? Sinabi niya, unang-una, magkakaroon kayo ng kapangyarihan magpalayas ang demonyo. Kahit hawakan nyo ang ahas, aba, hindi kayo matutuklaw nito. At kahit uminom kayo ng lason, aba, hindi kayo mamamatay. At sinabi pa niya sa bandang huli, ang sino mang patungan ng inyong makamay ay siguradong gagaling sa anumang sakit na meron sila. Pagkatapos ito, si Jesus ay umakyat sa piling ng Ama sa langit at ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga palatandaan na ito. Mga kapatid, napakaganda na sa mabuting balita natin ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Unang-una, kabahagi tayo sa misyon ng Diyos. Yes, tayo ay sinugo ng Diyos upang maging katuwang niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Alam niyo yun, yung alam natin sa sarili natin, kulang ang ating galing, hindi tayo matalino, marami tayong mga kahinaan, makasalanan din tayo. Aba, pinili pa rin tayo ng Diyos at sinusugo pa rin tayo ng Diyos. It's a touching feeling knowing that God trusted us. Pangalawa, sa mabuting balita, napakaganda na ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos yung kapangyarihan natin na talunin ang demonyo, talunin ang mga tukso, talunin ang mga sakit, at talunin ang ano pamang mga pwedeng makapatay ng ating katawan. Sa madaling salita, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa atin ang kapangyarihan na ibinibigay niya. Ang tanong, ginagamit ba natin sa maganda, sa tama ang kapangyarihan na ito? At pangatlo, napakaganda din naman na sinabi doon na matapos si Jesus umakyat at maupo sa kanan ng Ama, ay hindi niya iniwan na ulila ang kanyang mga alagad. Sinabi dito na natili siya sa kanyang presensya at ang mga palatandaan o ang mga himala na kaya nilang gawin ay tanda ng presensya ng Diyos. Mga kapatid, kung nakakaranas ka pa rin ng mga himala sa buhay mo, ibig sabihin, sumasa iyo ang Diyos. Yung mga little miracles that we experience in our life, yung mga little achievements, yung mga little successes natin, yung mga little things na akala natin hindi natin pwedeng gawin at wala tayong magagawa. Pero kinakaya pala natin. Those are signs. Those are miracles. Those are manifestations of God's presence, of God's love na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kapatid, ngayong Lunes na ito, 25 ng Abril, tandaan natin ang mahalagang aral na ito. Pinili tayo ng Diyos, sinugo tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan, at hindi tayo iniwanan niya na sa ganang sarili lamang natin. Laging naandyan ang kanyang presensya at laging naandyan ang kanyang kapangyarihan upang punan kung ano man ang kakulangan at kung ano man ang hindi natin kayang gawin bilang tao. Salamat sa Diyos sa malaking biyayang ito. At mga ka-KG, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay ngayong araw na ito dahil bago ang ating Facebook page, please click subscribe and click the notification bell para naman lagi kayong updated sa araw-araw nating pagninilay sa salita ng Diyos. This is Kenosis, our gospel reflections that enriches our souls and transform our lives. Pagpalain kayo ng Diyos.